Hello everyone! I just want to share with you guys na na-feature ako sa GMA News TV show na IRL sa segment nilang Food Trip dahil dito sa video ko na Cheese Platter na may 21,000 views dahil natuwa sila sa idea ko na nakakagawa ng cheese platter sa abot kayang halaga. So stay tuned lang guys at share ko sa inyo ang video. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam. So someone from GMA nag-comment dun sa video ko na gusto raw nila akong ma-interview regarding dun sa pag-create ko ng affordable cheese platter. So at first medyo hesitant ako kasi syempre baka iniisip ko joke-joke lang, pero chinek ko naman yung profile nung staff, okay naman siya. So after a few days, pumunta na ang team ng IRL sa aming bahay para i-shoot yung aking demo ng paggawa ng murang grazing platter. Dahil first time natin humarap sa professional camera, syempre medyo kinabahan ako, pero at the same time, yung feeling na masaya ka kasi alam mong ma-share mo yung idea mo not only sa mga family mo, sa friends mo, yung mga viewers mo sa YouTube. Now, ma-share mo na siya on national TV. So, very happy ako at the same time, overwhelmed din dahil kakaibang experience talaga to. Panoorin na natin ang mismong video na pinalabas sa show na IRL ng GMA News TV featuring Grazing Platter a la Lanna. Whatever you have at your home, just add it together and make sure yung pag-style niyo para sa kanila. Patok ngayon sa iba't ibang okasyon ng mga grazing platter. Sa itsura pa lang, alam mo nang medyo may kamahalan. Pero alam nyo ba na ang social na grazing platter, pwedeng-pwede nating i-recreate sa abot kayang paraan? Ang grazing platter ay pagsasama-sama sa isang board o malaking plato ng mga bite-sized na pagkain. Kadalasang mayroon itong dekalidad na uri ng keso, biskwit, karne at prutas, kaya medyo mahal ang presyo. Di lang perfect na pika-pika, sosyal at elegante pa. Ang ka-IRL nating si Lanna Babatuan, sinubukang gumawa ng sarili niyang grazing platter. Nag-start po ako nung makakita ko ng mga ideas sa Instagram. Pag may mga okasyon sa bahay, na-try ko siyang i-practice. Pero dahil may kamahalan ng mga keso at cold cuts, naisip niyang gumamit ng ibang produkto. Para sa grazing platter a la Lanna, sweet ham ang ginagamit niya imbes na pepperoni o salami. Pwede na rin daw ang cheddar cheese na mas mura kaysa sa brie at iba pang mas mahal na klase ng keso. Imbes na mamahaling biscuit, crackers din ang ginagamit niya na mabibili lang sa supermarket. Hindi raw kailangan ng mga mamahaling olives, blueberry at apricot dahil perfect din ng grapes, apples at fondant. May kasama pang chocolate pretzel at wafer stick. Mas mura man ang ginamit ng mga ingredients, nasa plating o pagdidesenyo raw ang labanan. Ilalatag na po natin ang mga ingredients. Unahin po natin ang sweet ham. Para po magkaroon ng kakaibang style, pwede po natin siyang i-fold into two, tapos ilagay lang po natin siya sa side. Sunod na ilagay ang keso, ang cracker na onion, and chive flavor. Ilagay na ang biscuit. Dapat maging creative ka kasi pag in-arrange mo siya, isipin mo lang na parang nagpe-paint ka sa isang canvas. Sunod na ilagay ang mga prutas tulad ng grapes, apple at pondant. Naglagay rin siya ng mani. Huli niyang inilalagay ang chocolate pretzel at wafer stick. Presenting Lanna's Mas Abot Kayang Grazing Platter. Ito na po ang ating grazing platter a la Lanna. Tara, kain na tayo! Favorite ko po sa platter is yung ubas, yung ham, yung biscuit, saka yung cheese. Naghahalo-halo po saka nagko-complement yung flavor na maasim, matamis, maalat. Ang mga mamahaling grazing platter, kadalasang nagkakahalaga ng 2,000 piso hanggang 5,000 piso.
Pero alam nyo bang ang nagastos lang ni Lanna sa kanyang DIY platter? 368 pesos and 75 pesos lang mga ka-IRL. Nakakatuwa kasi hindi mo iisipin na makakakuha ka pala ng mga ingredients na very affordable lang, kayang-kaya natin mga Filipino, tapos makaka-create ka pa ng artistic na platter na may enjoy ng family mo. Maraming salamat po at sana nagustuhan nyo ang aking video at nilink in ko po sa description box yung aking Pinoy Cheese Platter na video just in case na gusto nyo po siyang mapanood. And again, sa mga viewers ko na patuloy sumusuporta, maraming salamat po. And doon sa mga bago pa lang na hindi pa nakapag-subscribe, please consider subscribing. And that's all for today po at sana patuloy kayong sumuporta sa aking channel. Thank you so much! Bye!